Hi guys! For today's video, samahan nyo ako. Aattend tayo ng kasal at abay tayo. Ay, walang niya talagang pagbabae yan, no? Parang congressman ang lakad, no? Yan ang mga ngiti. Wala pa tayong sapatos, guys, kasi medyo maluwag yung sapatos natin. Magpapakuha pa tayo sa tindahan. Ayan. Magsasapatos pa tayo sa loob. So, after nyan, dire-diretso na rin kami sa simbahan. Medyo nagkamadalian nga. Maaga kaming dumating, kaso kwentuhan ng kwentuhan dun sa medyo malayo. Eh, hindi namin alam, umpisa na pala. At yan nga pala yung partner ko, si Ate Ellen. Asawa yan ni Kuya Ide. Di Guzman din yan. Bali, ano ba siya? Ano bang tawag doon? Paki-comment nyo na lang sa akin kung anong tawag doon sa asawa siya nung kapatid nung ikakasal na lalaki. At ayan na nga pala yung bride, guys. Yan. Actually, 19 years na silang kasal. Siguro talagang pangarap nila na maikasal sa simbahan. And then, maging sagrado yung pagsasama nila. That's the power of love, ika nga, di ba? Kahit matagal na kayong nagsasama, kailangan nating respetuhin ng Panginoon, magpakasal tayo sa simbahan. Ay, taya na nga, oh. Ganda naman. Naalala ko nung kinasal ako, bagyong bagyo. Buti na lang talaga. At ito nga pala yung mga abay. Kasama ko, si Kuya Iter, si Pare Ide, si Kuya Steve natin, si Paring Kanseng, at ayan, yung anak ko, si Bella. Ito naman yung mga ninong natin. Nandiyan si Kagawad Rudy. Siyempre, si Paring Utoy ko, siya nagtayong investment. Si Kuya Puli na ang tumatayong kinatawa ng kanyang ama kasi sumakabilang buhay na yung ama nila. Ito naman po yung mga abay at ninang. So, karamihan sa mga yan is kamag-anakan din natin. Kaso, hindi ko na sila kilala sa mukha o sa paa sa pangalan. Sa mukha na lang natin sa kilala. Ang kilala lang natin sa pangalan dyan, siyempre, si Ate Sita, si Ate Ellen, and then yung mga nanay natin, yung mga matatandang gulang sa atin. At yan na nga, nagpipicture taking na. Medyo patanghali na yan at kumakalam na yung ating sikmura. Ibig sabihin yan, gutom na tayo at malapit na tayong kumain. Dahil picture taking na lang eh. Actually, sa kinakasal naman, laging picture taking ang matagal. Dahil tinatawag yung kamag-anak ng babae, kamag-anak ng lalaki. Eh, bago pa mapicturean, inaayos-ayos pa. Pero okay lang kasi yan yung tinatawag na memories sa kasal nyo. Paglipas nyan, yun na lang yung titingnan nyo, yun na lang yung magpapaalala sa inyo na si ganito pala, si ganyan at si ganon, eh kasama pala natin. So ayan, nagpa-picture din kami ni Ate Ellen. Siyempre, sinama ko yung bunso ko, si Bella. Walang kahilig-hilig sa camera yan. And then siyempre, kami mag-asawa. Ayan o, parang si governor naman ang datingan natin ngayon yan. Tapos yung isa, parang si Ann Curtis. O, walang yan. Sexy! Seryosong-seryoso yung anak ko sa picture, guys. Ayan na nga, natapos na. Dire-diretso tayo, guys, na sa reception. Medyo malapit lang naman yung reception. Isang barangay lang ang diferensya nila. At yan nga, nandiyan si Kuya Lude, oh, galing Maynila pa yan. Dala niya yung BMW R1250 niya. Grabe, ang ganda mga boss. Ang sarap sa kaya niyan. Kung kilala niyo si Katagumpay, yung vlogger, halos ganyan. Ganyan ang itsura ng motor niya. Ang tuli niyan. Siguro hinihila niyan yung kaluluwa mo habang nasa expressway ka. Pero sabi nila, mabigat. Pero pag umaandar na, ang sarap daw sa kaya niyan. Para ka daw nasa kotse. Iyan, oh. Tatlo pang box sa likod, talagang kasyang-kasya. Pang touring talaga to. Talagang pang ilang arawang biyahe ito. At syempre, nainita na tayo. Hinubad natin yung mga long sleeve natin. Bawat bago pumasok sa reception, guys, tinatawag muna yung pangalan ng partner nyo. Ayan niya. Yung anak ko, lagi kong kabuntot yan. Kasi ayaw niya na may ibang katuwang ang kanyang daddy. Gusto niya yung mami niya lang. Ayan. Doon tayo, ayan, kami lang ang umupo, guys, sa lamesa, walang ibang sumalo sa amin. Pero doon ako kumuha ng pagkain sa pilahan dahil mas makakapamilya ako ng ulam ko. Saka syempre, nahihiya din naman akong buksan yung iba dahil ibang pagkain, dahil tatlo lang naman kaming kakain. Ayan, medyo uhaw tayo, inom muna tayong juice, quality! Iba ang lasa mga brand, tamis na tamis, tanggalin natin yung salami natin. Parang kitang-kita natin yung ating sasakmalin. Ayan na, oh. Unahin natin yung kalderetang baka, guys. Mga pagkain nila, kalderetang baka, minudo, kung ano-ano, madami. May hipon, may crab. At ayan na nga, guys, nagkakabilihan na ng kalamay. Ito yung tinatawag na hanap buhay o pangalawang hanap buhay ng mag-asawa kasi may pahaponan niyang kahapon. May mga sumabit na ng pera sa kanila habang nagsasayaw. Ito yung tradisyon o ito yung ginagawa kasal sa amin dito sa Mindoro. Magtiti ang mag-asawa, unang hanap buhay at pangalawang hanap buhay, magtitinda sila ng kalamay, panimula baga.
So tayo, since may mga kamag-anak tayo sa Maynila, hindi na sila nakauwi, binigay na lang sa atin yung pambili ng mga kalamay nila. Ayan, nandyan sa nanay ko, babianan ko, yung mga kumpare ko, si Ma'am Jane, si paring Amelia, nagpadala sila ng pambili ng kalamay, tapos papadala lang natin yung kalamay doon. Maganda rin yung ganitong tradisyon, masaya. Paalakay mo yung pagkatapos mong ikasal, merong kampanya mula sa buhay mo. At yun na nga guys, after natin bumili, umuwi na tayo agad kasi meron tayong mga obligasyon sa bayan. May mga tindahan kami na kailangan naming intindihin. Maraming salamat sa nag-imbita sa amin at syempre, lalo sana maging masagana ang pagsasama nyo. Bye-bye!